Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, tatlong katao kabilang ng 12 anyos na babae patay mula sa operasyon ng mga otoridad sa Surigao del Sur. Pulis naman nakapatay ng dalawa kabilang ng 16 anyos na lalaki sa anti-drug operation sa Laguna. Mas maraming power outages asahan na hanggang Agosto ayon ho sa Department of Energy. 4 na karagdagang Pilipino sa abroad tinamaan naman ng COVID-19 ayon sa DFA. Ang Hospital Command Center posibleng magkulang sa health workers. Private sector hinimok naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship at Go Negosyo founder Joey Concepcion na paghandaan ng next normal. At ang NBI naman naglunsad ng online renewal ng clearance at delivery services. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Biyernes, mga kabrigada, June 18, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod, Kabrigada Glenn Parungaw. At Kabrigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita. Mga kabrigada, patay po ang tatlong katutubo mula sa tribo ng Lumad Manobo kabilang na ang isang 12 anyos na babae sa operasyon ng mga sundalo sa Lianga, Surigao del Sur. Sinabi po ng mga kaanak ng babae na kinilala sa pangalang Angel Rivas na hindi na nila halos makilala ito matapos ma-recover ang bangkay kasama ang kanyang kapatid na si Lenny at pinsan na si Willie. Nakabalot po sa plastic at tape ang bangkay ni Angel habang meron itong mga tahi sa mukha. Naniniwala po ang tiyahe ng bata na ginahasa ito bago pinatay. Natagpuan din ang mga bangkay ni na Lenny at Willie sa kaparehong kondisyon. Inihayag po ni Karapatan Secretary General Cristina Palabay na ito na ay 25 massacre sa ilalim po ng counter-insurgency campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ay pinapatay ang mga biktima ng walang awa. Mababatid na sina Lenny at Willie ay mga miyembro umano ng grupo na tutol sa mining operations na isinasagawa sa Andap Valley, habang si Angel naman ay isang grade 6 student sa Tribal Filipino Program ng Surigao del Sur. Brigada Balita! Mga kabrigada, patay din po ang 16 anyos na binatilyo at kasamahan nito mula sa anti-illegal drugs operation ng pulisya sa Laguna. Kinilala ang biktima na 16 anyos sa pangalang Jandy Maglinte, na base sa ulat ng pulisya ay nakipagbarilan sa mga otoridad. Pero ayon kay alias Trixie, isa rin pong minor de edad at live-in partner ng suspect, ay nakaposa si Jandy bago ito dinala ng mga pulis sa maputik na bahagi at pinagbabaril. Ipinunto ni alias Trixie na nakita niya pang nakadapa at nagmamakaawa si Jandy sa mga otoridad na huwag siyang barilin. Dagdag ni Trixie, sinubsob pa umano ng mga pulis ang mukha ng kanyang live-in partner sa putik. Sinabi naman sa ulat ng Philippine National Police Calabarzon na napatay ang suspect at ang kasama nito na si Antonio Dalit dahil sa pakikipagbarilan nito sa mga otoridad. Iginit ng PNP Calabarzon na isinisilbi ng intelligence operatives ng Laguna Police ang warrant of arrest laban kay Dalit nang mangyari ang inkwentro. Kinumpirma naman ni Trixie na sangkot sa illegal na droga si Jandy, ngunit wala naman itong pag-aari na armas. Isiniwalat pa ni Trixie na taliwas sa police report ay hindi sabay na napas lang sa barilan ang dalawang lalaki dahil ang nangyari ay pinatay muna umano si Dalit. Ngunit dahil nasaksihan ni Jandy ang insidente, ay pinagbabaril din ito ng mga pulis. Brigada Balita! Sa ibang balita, mga kabrigada,
Iniutos po ng Senado sa Department of Energy na bumuo ng task force para mahanapan ito ng solusyon kaagad ang inaasahang power supply shortage ngayong buwan hanggang sa maagang bahagi po ng Agosto ngayong taon. Sinabi po ni Senador Win Gatchalian, ang chair ng Senate Committee on Energy, na kailangan ng DOE na bumuo ng task force para matugunan ang paparating na mga brownouts. Inihayag po ng DOE sa Senado na inaasahan na nila ang severe supply shortage simula sa susunod na linggo hanggang sa unang linggo ng Agosto dahil po sa extended plant outage na sinamahan pa na nang nakaschedule ng maintenance ng ilang power plants. Samantala, inihayag naman ni Energy Secretary Alfonso Cusi na hihimukin nila ang malalaking power consumers na sumali sa Interruptible Load Program para mabawasan naman ang demand sa power grid. Ang hindi ko lang rin po maunawaan, bakit nga po ang NGCP ay ayaw magkontrata ng reserves? And because reserve will assure us of a reliable electricity. Ano po? How are you going to operate your grid kung wala po tayong reserve? Aasa na lang po ba tayo sa lahat ng excess? Paano kung wala pong excess? Mga kabrigada, yan po ang tinig ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Brigada Balita! Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, naiulat ng Department of Foreign Affairs na nadagdagan ng 4 ang bilang po ng mga Pilipino na tinamaan ng COVID-19 sa abroad. Dahil dyan ay sinabi ng DFA na pumalo na sa 20,280 ang kabuuang bilang ng mga nairehistro nitong mga kaso. Base sa huling datos ng DFA, ay makikita na tumaas ang recoveries sa 12,092 matapos naman ang paggaling ng 7 karagdagang pasyente. Wala namang naitalang bagong fatality ang DFA na dahilan upang manatili ang death toll sa 1,219. Sa kasalukuyan ay meron pang 6,969 na Pilipinong pasyente ang sumasailalim sa gamutan sa iba't ibang parte ng mundo. Naitala sa Middle East, Africa, ang pinakamataas sa bilang ng mga Pinoy na nagpositibo sa COVID-19 matapos itong umabot sa 11,531 kabilang ng 6,293 recoveries at 812 fatalities. Nairehistro naman sa Asia Pacific region ang 4,233 na kaso kabilang na ang 2,702 na recoveries at 33 patay. Brigada Balita! Mga kabrigada, tanggap tayo ng mga reports. Ang Hospital Command Center naman posibleng magkulang sa mga health workers. Kabrigada Paulo Melendres, ibrigada mo! Brigada Balita Report! Inihayag ng One Hospital Command Center na maraming ospital sa buong bansa ay nakaranas ng manpower shortage dahil sa tumaas na bilang ng COVID-19 cases. Sinabi ni OHCC Operations Chief Bernadette Velasco na nagpadala na ang gobyerno ng mga karagdagang health workers para dagdagan ang workforce sa mga rehiyon na may COVID-19 surge. Inihalimbawa ni Velasco ang Bicol, Iloilo City at Davao City bilang mga lugar na nakitaan ang pagsirit ng COVID-19 cases. Ipinunto rin ni Velasco na nararanasan na rin ang manpower shortage dito sa National Capital Region. Ayon kay Velasco, hindi katulad ng ibang makaramdaman ay iba ang approach nila sa COVID-19. Ipinaliwanag niya na doble o kung minsan ay triple pa ang kinakailangan ng manpower sa pangalaga ng pasyente na may COVID-19. Para maresolba ang problema ay sinabi ni Velasco na kumuha ang gobyerno ng health workers mula sa mga rehiyon na may kakaunting kaso para sila ay ma-deploy sa mga natukoy na height and critical risk areas. At yan ang report natin sa atin ng Yummy Vit, Batang Lamang. Ito si Kabrigada Paulo Melendres, na Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang private sector naman, hinimok po ni Presidential Advisor for Entrepreneurship at Go Negosyo founder Joey Concepcion na paghandaan ang next normal. Kabrigada Jen Bayot, ibrigada mo. Brigada Report. Hinimok ni Presidential Advisor for Entrepreneurship at Go Negosyo founder Joey Concepcion ang pribadong sektor na paghandaan na ang next normal ng Pilipinas na minamarkahan ng greater mobility at mas bukas na ekonomiya. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagbilis ng COVID-19 vaccination program ng Pilipinas
Partikular na hiniling ni Concepcion mula sa stakeholders ang issuance ng vaccine pass at exemption mula sa pagkuha ng RT-PCR test para sa fully vaccinated Filipinos na gustong mag-travel. Nais rin ni Concepcion na mapayagan ang mga restaurants at iba pang establishmento na compliant sa required health at safety protocols na lumampas sa kanilang mga limitasyon at tumanggap ng fully vaccinated guests. Ipinunto rin ni Concepcion na tinalalakay na nila ito kasama ang Octa Research Group at Department of Health Advisor Dr. Edsel Salvana. Iginiti ni Concepcion na ina-apply na ang mga nabanggita patakaran sa US at katunayan ay meron pang ilan ang hindi tumatanggap ng mga unvaccinated na individual. Naniniwala si Concepcion na ngayon na ang tamang oras para ipatupad ang mga bagong polisiya habang papalapit na ang Pilipinas sa pagkamit ng minimum requirement para sa population protection kung saan ay magiging vaccinated ang 40-50% ng mga Pilipino. Yan ang report natin sa atin ng Guard C, calcium ascorbate, katawang healthy, achieve sa Guard C. Ito si Kabrigada John Bayo at ang Brigada News of the Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita! Ang NBI naman naglunsad ng online renewal po ng mga clearance at delivery service. Kabrigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada Live Report! Inilunsad ng National Bureau of Investigation ang online renewal at delivery service ng NBI clearance kung saan pwede nang gawin ang buong proseso at pagbabayad ng fee sa online portal ng ahensya. Sinabi ng NBI na merong option ng aplikante na personal na i-claim ang dokumento mula sa NBI Clearance Center. Pwede rin mag-avail ang aplikante ng door-to-door delivery service o maipakuha sa ibang tao ang dokumento. Ipinunto naman ng ahensya na darating ang dokumento sa mga aplikante sa loob ng 3-7 araw sa Metro Manila at Luzon at mula 7-10 araw sa Visayas at Mindanao kung mag-a-avail ang mga ito ng delivery service. Gayunpaman, sakaling makakuha ng HIT status ang aplikante, kailangan na personal na magpunta ang individual sa NBI office para verifikahin kung siya ang natukoy na may criminal record o hindi. Samantala, tiniyak naman ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin na magiging safe at secured ang datos na ibabahagi ng mga aplikante sa NBI. Yan ang report hatid ng DriveMax Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargan, Brigada News of the Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada! Brigada Worldwide! COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, inanunso po ng bansang Japan na gagawa ito ng vaccine passport na magiging available para sa lahat ng Japanese travelers sa susunod na buwan. Kasabay ito ng patuloy na pag-eksperimento ng mga gobyerno mula sa iba't ibang panig po ng mundo gamit ang mga paraan na magbabalik sa turismo at business trips. Sinabi ng government spokesman na si Katsunobu Kato na magiging paper-based ang certificate of vaccination imbis na digital. Anya ang mga local governments na ang mag-i-issue ng naturang dokumento para sa kanilang mga kababayan. Kaugnay nito ay naghahanap na rin ang European Union ng paraan para makabuo ng digital vaccine passport ngayong summer upang ma-welcome na nito ang mga kinakailangan nilang mga turista. Plano rin ng ilang bansa sa EU na ipakilala ang mga certificates sa national level. Brigada Balita! Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, humina po ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa bansa, partikular na sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Sinabi ng PAGASA na asahan na pong mararanasan ang monsoon break sa susunod na 2 araw. Pero ayon sa Weather Bureau, babalik at lalakas rin muli ang hanging habagat sa susunod na linggo. Kasabay nito ay meron namang ridge of high pressure area ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon. Dahil dyan ay sinabi ng PAGASA na asahan na ang magandang panahon sa buong bansa kabilang na po ang Metro Manila. Gayunman, sinabi pa ng PAGASA na may chance pa rin ng panandali ang pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorms. Brigada Balita! Para po sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Biyernes. Sa palitan ng piso kontra US dollar 48.38. Sa Canadian dollar 39.17.
Singaporean dollar 36.04. Saudi Riyal 12.90. Sa Euro 57.63. Chinese Yuan 7.50. At sa Japanese Yen sa 44 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Maxan Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority.